Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, gumawa na rin ito ng mga independent films. At ABP, audiovisual presentation, at by photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 992-5480. Marami pong salamat, kaya natin to. Hello! Howdy! Howdy! Mayong hapon kaninyong tanan, mga kaigsunan. Di anapuntan sa atin talamanon ng Radyo Mindanao. Kanilang gihapon si Abdul mo imbitar kaninyo maminaw hantod alas 3 sa kahaponon. Alas 5 mga kaibigan, bumabate sa ating lahat. Welcome once again sa inyong programa, ang Radyo Mindanao, dito lamang sa DXXX Radio Philippines Network. Zamboanga City, number 2 kami sa buong Western Mindanao. Number 2, wala nang iba kundi kami lamang ang nasa number 2, dahil lahat sila number 1. Napakainit ng hapon. Sigurado ko mamaya mga kaibigan, uulan na naman. Binabati natin ang taga Basilan Province. Sa Sulu. At syempre sa Tawi-Tawi sa Sabah, Malaysia. Of course, sa Mwanga, Sibugay. Sa Danda Family sa Kabasalan. Zamboanga del Sur, Pagadian, Kismet Family, yung Kismet Cable. Sa Zamboanga del Norte, sa Dapitan di Polog, wow. Sa Sindangan, siyempre, sa Davao Region, Davao City, nakikinig sila sa atin ngayon, Cotabato City. Sa Coronadal, Kidapawan. Good afternoon, isang mainit na hapon sa inyong lahat. Meron tayong balita mga kaibigan. Pinaaresto na ng Sandigan Bayan. Sa? Si Nur Miswari. Uy. Ako po. Dahil sa kaso, di umano, na may kinalaman sa sinasabing anomalya sa 115 million na textbook deal. Nung siya ay gobernador pa ng Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang nagpalabas ng order mga kaibigan ay mismong ang Sandigan Bayan. Dahil di umano sa maanumalyang purchase o pagbili ng mga educational materials mula ng 2000 hanggang 2001. Nagkakahalaga ng 115.2 million. Nako. Ito mga kaibigan, binabasa lamang natin to mula sa website ng Sandigan Bayan. At sa itinakbo na to ng mga iba't ibang media groups dyan sa Maynila. Siguradong mamayang gabi na sa mga balita na to sa Tebelisyon. Sa isang resolusyon mula sa Anti-Graft Court 3rd Division ay nakakita di umano ng probable cause ang korte upang ilagay si Nur Miswari sa isang trial at ang kanya pang mga ibang akusado sa binansagang textbook scam. Ito ay matapos na i-dismiss mga kaibigan ng ombudsman ang depensa ng grupo nila Nur Miswari.
At sinabi ng korte na walang dahilan upang ipagpaliban ito. Nako po. At dahil dito ay pinag-utos na ang pagdakip kay Norm Suarez. Mahirapan kayo yan. Mahirapan kayo mga kaibigan, di ba? At bukod dyan ay nagpalabas pa ang korte ng hold departure order laban kay Miss Wari. Ibig sabihin niya mga kaibigan, hindi na makakapag-travel labas ng bansa si Nur Miss Wari. Dahil pagtungtong niya pa lang sa airport, tuhulihin na kagad siya, aarestuhin na kagad. Naku po. Inakusahan ng mga prosecutor si Miss Wari at ang kanya pang ibang mga co-accused ng umano'y misusing funds. Ginamit yung pondo ng pamahalaan sa hindi tama. At finalsify ang requisition and issuing voucher, purchase order, sales invoice, disbursement voucher, at iba pang mga accounts payable. Nako. Pero ayon sa kanilang pagsisiyasat at investigasyon, ay wala umanong nangyaring delivery nitong mga orders ni Nur Miswari. Na kinuha to di umano sa CPR Publishing House sa Caloocan City. Sa White Orchids Printing and Publishing House at sa MBJ Learning Tools ng Caloocan. Yung sa CPR Publishing House, ito yung mga multimedia information technology package worth 46 million. Sa White Orchids Printing and Publishing House naman ay mga various educational materials worth 37.9 million. At mula naman sa MBJ Learning Tools of Caloocan City, yung information technology package worth 31 million pesos. Siyempre, sabit din ito. Itong mga may-ari ng mga printing and publishing house na ito. Sabi pa ng mga prosecutors ng Sandigan Bayan, in ordering the filing of criminal charges against Ms. Suari, the ombudsman cited the findings of the commission and audit that yung payment to 5 suppliers of textbook and educational materials were irregular and conducted without public bidding. Naku po. Grabe. At bukod kay Ms. Suari, ay inakusahan din mga kaibigan ng dating Department of Education executives si Director Leo Vigilda Sinches. Pakapamilya nitong apelyido, di ba? Si Sinches. Yung supply officer na si City Aisa Usman, accountant Aladdin Usi, chief accountant Pangalian Maniri, at COA auditor Nader Makagaan. At ang yung prosecutors mga kaibigan ay nagsampa rin ng kaso laban sa mga suppliers na nakilalang sina Lolita Sambeli ng White Orchids at si Cristeta Ramirez ng CPR Publishing. Bukod sa bagong arrest order laban kay Ms. Wari, ang pinuno ng Moro National Liberation Man mga kaibigan ay mayroon pang isang standing warrant of arrest dahil sa kasong rebelyon at violations ng Republic Act 9851 o yung tinatawag na Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Ito yung may kinalaman sa atake ng mga MNLF forces sa Zamboanga City noong 2013. Ana ay kinamatay ng mahigit sa 200 katao. Yan mga kaibigan. Nako. Anyway, paano kaya to? Mahihirapan na naman. Patong-patong na yung mga kaso ni Nur Miswari mga kaibigan.
Ah, siguradong nandoon yan sa lalawigan ng Sulu. Ah? Kaya bang ipatupad ng PNP Sulu itong arrest order laban kay Ms. Wari? Yeah? Di nagkaroon ng gera dyan sa Sulu. Eh di ba may kumalat ng video nung last week lamang dyan sa Facebook. Pinapakita rin yung puwersa ni Ms. Wari, pati si Ms. Wari bumaba ng hulo. Yung capital town ng Sulu Province. At armado, yung mga sasakyan, may mga nakapatong ng mga machine guns. Yung mga rebelde, may mga AK-47. Nako, nasa Facebook yan, kumalat. Nakita natin sa Bangsa Moro News. Diyan sa Facebook account ng Bangsa Moro News. Pwede ninyong puntahan niya mga kaibigan at makita ninyo yung video. Pero wala pang tugon dito mga kaibigan, si Nur Miswari, wala rin tugon. At siyempre, si Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba? Siguro tuwan-tuwa yung mga Moro Islamic Liberation Front niya. dahil gustong-gusto nilang madakip si Nur Miswari, kalaban nila. At si Nur Miswari naman ayaw na ayaw sa MILF. Lalo-lalo na yung pinuprosige nilang BBL. O kaya yung Bangsa Moro Basic Law. Na hanggang ngayon ay nakabinbin pa rin mga kaibigan. Dahil ang priority ng Pangulong Duterte ay ang federalism at hindi ang BBL. Ang tanong dyan, makapasa ba sa Kongreso ang draft ng Bangsa Moro Basic Law? Ayaw naman ng Moro Islamic Liberation Front sa federalism. Dapat daw unahin muna ang pagpasa ng BBL bago ang federalism. Kay Maas naman, kay Nur Miswari, ayaw niya ng BBL. Gusto niya federalism muna. Ang gulo-gulo ng bansa. My goodness. Saan diba kami pupulutin na, ito? Di ba nagkaroon ng wala no bares siya noon? Kaya lang sabi ni Pangulong Duterte, huwag niyong gagalawin si Ms. Wari, huwag niyong arestuhin. Dahil kasama siya sa peace talks sa pagpapatuloy ng pag-uusap ng pamahalaan sa Moro National Liberation Front. Kaya nga nagpunta pa ng Malacanang si Nur Miswari upang magsalita. Diba? Kaya tignan natin kung hanggang saan ito mga kaibigan. Mura ba nagkuhan ba mga kiksunan? Mura ba nag balita gikan sa China? Miabot na ang naadaw maabot nga usa ka gatos nga sako nga bugas. Apa nang miabot sakura mga kiksunan, wala ang bugas. Mauna, talaga? Oo. Muna ang nag-happen niya ni Nol Miswari nga katong mga ilang gipang order nga mga textbooks, mga unsa-unsa dito sa mga kaduhukan mga kaigsunan. So, wala, miabot ang mga textbook. O niya, mauna nga gikasuhan siya karon o gihabol siya karon sa ombudsman o kung ano po nagwaran o bares na ambod lang o ilan ang makita si Maas. Si Nol Miswari diyan sa Sulu mga kaigsunan o na matod pa nga armado po na sila dili mo diyan sa indanan sa indanan niya ata sila indanan no maimbong ganun yeah, anyway tignan natin at wala pa namang tugon si Chairman Nur Miswari dito sa panibagong kaso na naman. I'm sure may mga abogado tong si Nur Miswari at masasagot niya lahat ng alegasyon sa kanya ng Sandigan Bayan. Diba? Napaka-impluensya ni Chairman Nur Miswari. At siguradong may sagot itong si Chairman Nur Miswari sa lahat ng mga ibinabato sa kanyang bintang ng pamahalaan ng Sandigan Bayan, ng Ombudsman at ng Department of Justice. Dapat kinahanglan nga mag-ingat diha ang mga mag-serve og warrant of arrest kay Nur Miswari kay baka matulad diyan sa talaga ay pero ang magse-serve diyan sigurado mga sundalo. Kasama lang yung pulis. Kahit na, kasi armado din yan. Hindi natin malaman. Bumaba nga ng Sulu yung mga armado. Wala kang nagawa yung mga pulis at kamilita. Nakatunganga lang. Dami pa rin. Dami pa rin nag-idol dyan. Dami pa rin supporters. Si Nol Miswari mga kaibigan. Kaya ingat na ingat. At kailangan mayroon silang strategy
paano nila iserve yung one ano bares para kay Norm Miswari mo na magagsunan mo sa hay wa po mga hadlog ninyo na pero basig maingon mo po mo ko na po na paras ni anang mauti diha sa Marawi paras ni anang basig magkagulo ba kay musukol man sila ang ilang amo ko nga si Kupon so unsa may ilang tumong naamay sila ay armas nga dako man ang pwersa ng MNLF mga kagsunan so kinahanglan nga ang mga sundao mga pulis nga kinahanglan na maayo din ang ilang pagkaistorya bahin ni anang kuan bahin ni anang Juan Obares nga ilang iserve diha kay Nor Miswari kay lagi di tasugot nga basig mahimo na po nang manay mga kining unsa na manimalo eh kay kining mo kuan po na sila mulaban na sila kay lagi unta kay nagkasala man na sila nagkasala man na siya nga inani dai voluntary na lang untang musurrender na lang unta mao na nga tong panawagan sila ha ba kay kung sakaling nagkasala man sila di voluntary na lang musurrender na sila kay malabo yan yung alam mo wala sa bokabularyo ni Chairman Norm Miswari ang surrender. Pero, dahil wala kahit sitong MNLF wala ayan nga nagkaroon ng giyera sa Zamboanga di naman sila sumuko. Nagkaroon ng giyera sa Kabatangan di naman sila sumuko, di ba? Sabagay, ang sa atin lang naman ay sana sana nanginaon lang tamang kaigsunan nga basig magkuampang yan yang wala man siya tigaling nakakuanan na una man siya wala disgusto sa mga balaod sa mga pamalaod sa atong balaod dres Pilipinas. So mo nang rebelde sila. So karon murag na panimalos sila nga kwarta man yan ato ato na ning gastuhon o unsa ba ato na ning kuhaon kay ato man eh. Pero ug sa balaod pa sa tinuod nga balaod di nga to siya pwede na ato no kay kwarta gud na sa mga katilingban din sa Pilipinas magsunan. So manghinaod lang ta nga dili na magka yun yung puliki ang pag-serve anang Juan Obares ni Miswari. Ug daghang pagkaayt ang mga balita sa atong kining katibok Pilipinas ug sa tibok kalibutan. Ilang gihapon mo paghawa magigsunan kay dinhi lang gihapon mo maminaw kay daghang kaayo mga balita nga among kasukit-sukit sa inyo ha, among ikahatag sa inyo karong adlaw. Anyway, tignan lang natin kung ano magiging sagot ni Chairman Norm Miswari sa lahat ng mga alegasyon laban sa kanya ng Ombudsman at ng Sandigan Bayan. Binabati natin Secretary Martin Andanar, ang hepe ng Presidential Communications Operation Office dahil siya ang kauna-unahang Pilipino sa Australia na nabigyan ng Distinguished Alumnus Award ng Federation University of Australia. Si Andanar was recognized, mga kabigan, for his outstanding contribution to his chosen field of endeavor in continuous pursuit of excellence both as government official and as a private citizen. Hita niya naman, ha? Ginanap ang awarding ceremony sa Caro Convention Center sa Mount Helen Campus noong August 31 lamang ito, mga kaibigan. At sa kanyang talumpati ay binalikan ni Secretary Martin Andanar ang kanyang university days. Diyan siya nag-aral sa University of Ballarat. Ayan yung dating pangalan ng Federation University of Australia. Diyan yan, mga kabigan, sa Victoria. Na kung saan ay nag-aral ng isang taon. Nag-aral itong si Martin Andanar matapos ng kanya isang taon sa University of the Philippines sa bayan ng Los Baños sa Laguna Province. At sinabi pa ni Martin Andanar na nung siya ay nag-aaral pa dyan sa University of Ballarat ay nagtrabaho rin siya. Nagtrabaho siya part-time, you know, bilang carpet installer, waiter sa isang Chinese restaurant at radio producer dyan sa SBS Melbourne.
At nag-volunteer din siya mga kabigan bilang dyan sa isang community station na BBBFM. Kaya nga marami siyang ikinuwento sa pagkakatanggap niya ng napaka-prestigious award mula sa naturang universidad. Ito ay gumraduate sa mga kaibigan dyan sa university sa Federation University of Australia in 1999 with a Bachelor of Arts degree in Social and Political Disciplines. Yeah. Including, syempre, yung Film and Media Studies. Ayan, napaka very nostalgic itong pagkakabigay sa kanya ng award being a Distinguished Alumnus Award ng Naturang University. At talagang, sinabi pa ni Martin Antenar na bago pa man siya maging sekretarya ng PCOO, ay talagang nakatuon na siya sa kanyang paninindigan bilang mamahayag. At matapos ng kanyang degree, bachelor's degree sa university mga kabigan, ay nakompleto naman ni Secretary Martin Andanar ang kanyang master's degree in entrepreneurship sa Asian Institute of Management dyan sa Makati yan. At bukod dyan ay nag-aral siyang muli ng doctoral studies sa University of the Philippines sa Diliman. At noong 2008 actually ay nabigyan si Secretary Martin Andanar ng isang buwang fellowship sa Northern Illinois University ng United States Department. At nag-participate din siya mga kaibigan sa isang leadership seminar sa Georgetown University in Washington, D.C. This is District of Columbia. At nakumpleto niya rin ang kanyang Senior Executive Fellows Program sa Harvard Kennedy School sa Harvard University in March 2010. At maging ang Public Communication Executive Course sa Lee Kuan Yew School of Public Policy sa Singapore noong 2015. At bukod dyan sa Public Communications Executive Course, ay natapos din ni Secretary Martin Andanar ang Executive Course on Countering Violent Extremism sa naturang universidad, yung Lee Kuan Yew School of Public Policy. At after that, he went to University of Hong Kong's APAC News Literary Executive Course before joining itong administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Si Martin Andanar, mga kabigan, kung hindi nyo natatarang, isang multi-awarded television news executive at isa rin siyang news anchor, radio commentator, podcaster, audio blogger at voice-over artist ng TV5. Wow! Grabe yung itong credential ni Secretary Martin Andanar, mga kabigan, ang kauna-unahang Pilipino na nakatanggap ng Distinguished Alumnus Award from the Federation University of Australia. Congratulations kay Secretary Martin Andanar ng PCOO or Presidential Communications Operation Office. Mauna mga kaigsunan, magigang sa Radyo Mindanao. Kinilaging usahay sa mga kaistorya na atubahin sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Ang nag-square tarong, ang nag-eskwela o maayo para sa iyang kaugmaon, mauna ang itabo. Yeah. Tayo, no? Ikaw, ano natapos mo? Anong universidad? Wala, dyan lang sa ano eh. Ako, sa Tulungatong High School. Ha? Sa Tulungatong High School lang. Doon tayo sa taas. Sa Tulungatong. Poro. Ano pwede kita kasi pekaw? Poro. Ayan ang aming mga biruan sa Tulungatong National High School. Ano po, poro. Sabi ka po, arriba. Ayun, may gat kita kiabaho. Pinaghalong Batangas yan ah. Oo.
Poro, pekaw. Dari ariba kayo. Binibigyan natin ating mga tagapakinig dyan sa Zamboanga City. At maraming nakikinig sa atin. Siyempre sa Department of Health sa Region 9. Dyan sa Percalarian, good afternoon sa inyo lahat. Kay East San Bunyao, ma'am, good afternoon. At sa iba pa, nakikinig sa atin. At tuloy-tuloy pa rin ang ating balita. Nako, kanina mga kaibigan, patuloy yung inquiry ng Senado dito sa pagkaka-torture at pagpatay sa dating estudyante ng UP na pinagbintangang hold-upper daw. Nako, alam nyo sinong tumira? Yung mga taga-Caloocan City Police na naman. Nako po. Sila rin yung tumira dito sa teenager si Kian Lloyd de los Santos. Yung pinagbabaril ng sibilya. Ngayon, eto na naman mga kaibigan. Sumabit na naman sila sa pagkakapatay ng 19 anyos na si Carl Angelo Arnaiz na pinagbintangang hold-upper ng isang taxi. At agad naman inilagay sa isang custody ng Camp Bagong Diwa itong si PO1 Jeffrey Perez at PO1 Ricky Argelita. Kaugnay sa pagpatay kay Arnaiz na tadtad ng bala. Naganap ito mga kaibigan, alas 3:30 ng madaling araw noong Agosto 18. Itong kaso nito dapat itong tutukan. Dahil ayon sa Public Attorney's Office, ay hindi umano nakilala ng taxi driver yung humold up sa kanya. At malay natin na ito palang si Carl ay napagkamala ng mga pulis. Kaya sinasabi ng PAW na may mga marka ng torture itong si Carl ang Angelo Arnaiz. At saka may mga tama ng bala. Malay nyo, pinag-google pito para paaminin na siya hold-upper. Makikita nyo naman sa mga larawan, nilalabas ng mga balita sa tebelisyon, di ba? Sa mga pahayagan. Hindi naman mukhang hold-upper. Malinis ang pananamit, may itsura, batang-bata. Kaya nga sabi ng mga magulang, napakabait na anak na yan. At biglang nawala itong si Carl. Bigla siyang nawala at nalaman lamang na siya yung napatay matapos na makita sa isang punerarya. Ang nakakapagtaka dito, nangyari ito noong August 18, pero yung taxi driver biglang nagkaroon ng supplemental affidavit August 29, matapos na pumutok yung posibleng pagpatay ng mga pulis dito kay Carl. Nakakagulat mga kaibigan, biglang nagkaroon ng supplemental affidavit yung driver na si Tomas. Nako. At sa sworn affidavit naman ng dalawang pulis, itong si PO1 Jeffrey Perez at PO1 na naman. PO1. Nako. At si PO1 Ricky Argelita ay sinabi nilang ng hold up di umano itong si Arnaiz ng isang taxi driver dyan sa C3 Road sa Dagat-Dagatan, Caloocan City. At tinangay pa raw yung wallet ng biktima at hinampas pa ng dalawang baril ang chopper ng taxi. At sakto manong nagpapatrol yung mga pulis nang namataan nila si Arnaiz, pero nang sisitahin na ito ay bigla umanong bumunot ng baril at sila ay pinaputukan. At kung kaya at napilitang gumanti ng putok ang mga pulis at agarang ikinasawi ani Arnaiz. At sa isa pang affidavit, sinabi pa ng mga pulis na naka-recover sa bangkay ni Arnaiz ay may nakuha daw silang 450 na nakalagay sa wallet ng hinold up na taxi driver. Ito pa matindi, may ilang shabu at marijuana rin naman na na-recover kay Arnaiz. Ganyan ang ginawa nila nung pinatay nila si Kian Lloyd de los Santos. Tinaniman nila ng baril, tinaniman pa nila ng shabu. Nako, yari kayo dyan. Sabi naman ng Public Attorney's Office, hindi nila palalagpasin ito at magsasampa sila ng kaso. Kasong kriminal, murder, laban sa mga polis na nasasangkot sa panibagong krimen. Itong hirap mga kaibigan. Talagang yung mga polis dyan sa NCR, PO,
Ah, para silang nagsisilbing nako. Ah, kaya nako, itong mga inosente talaga nadadamay, pati ang Pangulong Rodrigo Duterte. Ah, sinabi naman ni National Capital Region Police Office Director Oscar Albayalde na mag-iimbestiga sila sa kaso. Lalo-lalo ng PNP Internal Affairs Service, gayon din ang Criminal Investigation and Detection Group. At pinakilos na rin mga kaibigan kahapon ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang National Bureau of Investigation upang imbestigahan ang naturang pagpatay dito sa batang-batang si Carl Angelo Arnaiz. Sakit ng ulo siguro ang ni General Kaluuhan, Bato. Kaluuhan, no? General Bato, pare naman oo. Pagtatanggol eh. Diba? Pero under sa termino ni Chief PNP Bato de la Rosa, ang daming pagpatay. Mahigit 10,000 ang biktima ng mga di umano'y war on drugs. Diba? At sinasabi naman ng PAO, karamihan dyan, mga ibang aktivista, karamihan dyan ay mga human rights, extrajudicial killings ang nangyayari. Pero mga kaibigan, break man ta. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga, gumawa na rin ito ng mga independent films. At ABP, audiovisual presentation, at by photography and video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 992-5480. Marami pong salamat, kaya natin to. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DXXX Zamboanga Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ganap na ang alas 12:30 mga kaibigan sa buong kapuluhan. Ito si Alasin at kayo nakikinig pa rin sa programa ng Bayan, ang Radyo Mindanao. Abdel, di sa lang gihapon mga kaigsunan, di nilang gihapon sa atong tulumanon. Oga, dihan sa payaw, ako sang pito na akong mga kaparintihan di akay naminaw at kadadlaw daw sila naminaw sa atong tulumanon. Ay mayang hapon kaninyong tanan, da. Labi na mga Divina Gracias family, sige silang paminaw sa tuwa. Jing, ingseng paliyog nga i-greet mi diha sa inyo kay kami, tigpaminaw mi diri. O sige, hasta mga Chongs family diha, mayong hapon kaninyong tanan o ginaot nga naalang gihapon ta sa mayong panglawas. Now, kinilaging usahay, tabagay kanang mga nadungog na itong mga balita sa radyo, nadungog na itong mga unsani, kanang mga diyan sa pagkita na sa mga TV dito na sa NCR, mga kaigsunan kay grabe mga pulis dito, mga isog kayo, no? Ha? Mga isog sila ba? O niya, ang mao na nga itong kumbang siging daghang kaayong mga nangamatay dito. Ang matod pa nila, kinidaw, ilang ipatay kay adikto na ay unsani, involved sa mga droga. Unya ang atong usahay mahasol ta ba nga nakapusil daw di man sila maigo, di ba? Unsa ang muna siya nga nakapusil tong ilang gipatay na di wala man di man pusil di man makaigo di man pusil maigo, di ba? So klaro kay bang gibuhat-buhat na nila unang uban pud nga kining unsa ni ilan ang gipusasan nga nung mamatay man, di ba? So, wa tagakisapun nga sila diha, pero din sa tuwa magagsunan, ang ato nalang buhaton nga, palihog lang ta nga, di nalang ta mula kang magabi iba. Di nalang ta mangitag mga unsang atong kambiyuhan ng atong mula kang magtang magabi iba. At least nga mangwak-wak ta diha, di ba? Ato nalang hunungan, kinala mula kang tagadlaw, pagka sugo, naglasay, na nalang ta sa atong balay. Nga diha nalang ta, kanang magtarwahog magabi iba, paninghuha po nga, magkatrabaho po tag inadlaw, paniguruhan po nga secured ka diyan sa imong gi trabahuhan kay lisod na guys panahon karong ba magsunan murag di itagkasabot nga nung ina naman ang atong mga kapulisan abot lang din nga mga sandaluhan mga magmahay po na ay pang diristo murag ka ng dilir kayong unsan mga isog ang atong mga populisan o mga
kasundaluhan, dili para dito sila ha mga igsunan, pastilan, daghan, gayong nang mga tayo, mga tagawag bidaw. Parang isog mo sila. Diyan yung nagagarap mga kaibigan, yung mga pagpatay ng mga polis, pagtatanim ng baril at droga dyan sa National Capital Region at sa Northern Police District. Yan sa Bulacan, Caloocan, yan. Yan ang mga problema dyan. Mawag yun ang mga kaigsunan, mawag nga dire sa tuwa, wala lang yapon. Huwag kaya nag-yapon dire kay murag professional ang atong mga kineng kapulisan o mga kasandaluhan din sa tuwa. So, ang ato nalang buhang ato, mayroon nga magiging sa nga katong di nalang na maglagaw o magabi, diha nalang kunta. O niya, naapay mga, din sa tuwa na yung mga pulis nga nasikop sa mga pulis pod nga involved sa droga. O, asa naman siya karon. Diba? Nasikop siya. O, pagkahuman, kasuhan siya. O, dismissed sa trabaho without the music. Muna sila discharged without the music. So, muna, planlet nga. Ah, mayroon nang nahuli na... Pero ang problema ngayon kay Bato de la Rosa, pag mayroong pulis na sumabit, mga kaibigan, sa isang krimen o skandalo, instead na i-dismiss at sampahan ng kaso, aba, itinatapon sa ARM. Itinatapon sa ibang lugar. Di ba, ang daming mga pulis na ipinadala dyan sa ARMM, pati sa Marawi. Yung mga pulis na nasasangkot sa mga iba't ibang skandalo, krimen, di ba? Dapat yan sinampahan ng kaso, i-dismiss din sampahan ng kaso para madala. Yun na nga. Pero tumino naman siguro nung ma-assign dito yan. Hindi natin alam kasi wala nang balita eh. Diba, ilang mga pulis yung na-assign sa ARM sa Zamboanga, meron na-assign sa Basilan. Oh. Ilang pulis na rin yung eskalawag sa na-assign ng pinatay. Diba, nung kailan lamang, 2 months ago, may pinatay na pulis na babae dyan sa... Sanggali. Ay, galing sa Maynila yan. Nasasangkot sa kaso. Pagdating dito, pinatay. So, marami mga ganyang kaso, mga kaibigan. Maudyo na mga kaigsunan. No? Sa military pa na kung magkakaso ka, ay daku kayong investigasyon. Investigahan ka hantod nga maduga pananglit nga na naakay kaso dyan. Tinudyo nga kaso. Ay, dismiss na servisyo mga kaigsunan. Anya ambot lang sa kapulisan kay umusahay lagi nga sobra po dang ilang pagkapulis ba na sobrahan ingon nga atong presidente nga wag naman masyadong sabihin patayin niyo yan patayin niyo kagad diyan. Hindi dapat na hulihin. Hulihin. 'Di ba? Kasi hindi na halos lahat sa pulibe mga namatay diyan sa Maynila mga kaibigan lahat eh lahat ng napatay ng laban daw lahat ng mga napatay may mga baril at shabu. Nakakagulat naman yun. Diba? May baril na, may shabu pa. Lahat, 10,000. Ngayon lang ako nakarinig yung mga nagbebenta ng droga, pusher, kahit small time, kahit teenager, may baril. Yeah? At saka na maril daw, at saka yung lumaban, Mahirap hindi yan. Sila tinatamaan, di ba? Hindi ka panipaniwala. Ayan, natadama yung mga matitinong polis, mga kaibigan. Kawawa naman yung mga matitinong polis na nadadamay dito sa kabulustugan ng iba nilang mga kabaro. Katulad ng Kiki and Lloyd. Ako, klarong-klaro na yan, mga kaibigan. Nangyari kay Kiki and Lloyd, di ba? Imagine, pinatay. Teenager, tinaniman pa ng baril, tinaniman pa ng droga. Kaya naman yung mga pulis na sangkot sa pagpatay sa kanya, ngayon, ako, mabibilanggo kayo habang buhay. Hindi na yata sila kinatakatigan ng ating presidente. Murag, hindi na, sila. Kasi masisira ang pangulo. Suko na sila ha. Kahit si Bato de la Rosa, masisira sila kung katiga nila yung mga pulis na yan na pumatay sa isang inosenteng civilian. Maujud, mga kaigsunan, di ba? So, kung kanain sa sila mga kapulisan, hinihinilang po daw eh. Kaya itong una-una ang po nga itong pamilya ba, nag-training ka niya o gunong kabulan. Inaanalagya itong buhaton, mag-ingol, ma-order. Pero ang pinagtaka ko lang usahay nga nung puro mo na yung mga bagito, mga pila katuig na servisyo na ay mga 3-4 katuig lang. Kunya, mamatay tao na. Di ba? So, mauna nga kinahanglan, dili ta mga pulis. Nakakasulay man tag, nahimaw man tag sundalo mga kagsunan. Alam, ay balutaon sa una ng
pag unsa na unsa ang mm-hmm. pagatubang niya ng mga tao nga involved niya ng mga droga katuganin sa una yun na pagpapusilo sa mo. Oh, yung happy ng yung bagong happy ng pulisya ng Sambuanga City, aba, nagbabala. Oh. Sa mga pulis iskalawags, lumayas kayo, malis kayo sa serbisyo. Nako. Kung hindi, malilintikan kayo. Yan ang sabi ng ating ng magiting na pulis ng Sambuanga. Mayo na. Kailangan natin din yung leader ng official ng pulis talagang may ano rin. Oo, itong si... Itong si Senior Superintendent Nery Ignacio, siya yung bagong itinalagang hepe ng Sambuanga City Police Office. O ba, nagbabala. Alam niya siguro na may mga scalawags. Kaya naman, bakit kang magsasabi ng ganyan kung wala kang alam na may mga scalawags sa hanay ng polisya sa Sambuanga City? Diba? Kaya, nako, malilintigan kayo. Yan lang eh. Sambuanganya pa naman yan. Si, Sino yan? Si Senior Superintendent Nery Ignacio. Sinabi niya yan sa isang... press conference, mga kaibigan. Yan ang first and foremost, dapat talagang umalis sila sa serbisyo o kaya, malilintikan sila. Sabi niya ganun. Tama. Yari kayo. Tignan natin kung hanggang saan kayo. Oo, sana talagang gagawin yung dapat na maging disiplina naman natin ng kapulisan ng ating itong grupo natin, yung organization natin. Correct. Kasi tayo rin masisira niyan. Di ba, nung kailan lang, may isang pulis na huli sa bypass operation eh. Nah. PO1, di ba? PO1 pa rin. Oo, nahuli siya. Mga bagito ang pulis. Ang problema, nahuli yung pulis, buhay. Yung pusher, patay. pero... Ay, hindi nang laban daw eh. Oo, tatlo sila. Kasama yung pulis eh. Anyway, wala na tayo magagawa dyan. Basta importante, nahuli yung pulis na nagbebenta ng droga. Mauna ang tinuod mga kaisunan. So, pulis. Pulis ha, nagsangkod niya ng mga illegal drugs. Karon. Wana, hayahay na siya dito. Huwag gunit-gunit yung grehas mga kaigsunan. Huwag dismiss na siya without music. So, mauna wala nilagi atiman ba maayo ang ilang servisyo. Kapoy, wena, mag-training. Huwag unum kabulan ka mag-training. Mamahimulag polis, mamahimulag sundalo. Kunya pagkahuman, imulan ng sa 200 nga kantidad. Ipagpalit na ni mo sa matpriso ka, makahuya, madagpas sa tabakano, makaulowa. Diba? Mm-hmm. So, meaning, kulang ang training diha ba? Para bang training nila, para bang hindi ko maintindihan. Baka training kulang, very relaxed. Hilaw ba? Hindi, tsaka kulang sa ano yan? Kulang sa seminar, kulang sa retraining. Diba? Dapat i-impose natin ng mga kaibigan, diba? Ng PNP yung values sa mga police. Dapat wag nilang kalimutan na ang kanilang trabaho ay pagsilbihan ng publiko, hindi yung pagmalupitan. Tama. Kaya yan, tinatawagan natin yung ating kapulisan. Pero maraming mababait na pulis, mga nagtatraffic lamang, talagang babad na babad mula umaga hanggang gabi. Diyan sa may lunsuran na Putik, sila Bahari. Tapos dito naman sa may Giwan, sa may McDonald's, ako, napakasipag ng mga pulis dyan. Kaya lang talagang matitigas ang ulo nitong mga motorista, counterflow ng counterflow, overloaded, nako, wala namang magawa yung mga traffic police dahil abalang-abala sila sa pagmamando ng trapiko. Hay! Anyway mga kaibigan, nakita niyo ba sa television yung kasalan ni Vicky Bello at si Dr. Hayden ko? Wow, grabe! Ang tindi! Nakakalula mga kaibigan yung kasalan terrible sa France ginawa itong si celebrity Dr. Hayden Ko at saka yung kanyang si Dr. Vicky Bello. Grabe, nakakapangilabot. Nakakapangilabot mga kaibigan dahil tayo mga mahihirap nako. Kahit na siguro magkaroon tayo ng pera hindi ganito kabongga. Imagine, parang... Saan niyang ginanap? Sa Paris, sa France. Oh. Tapos lahat ng mga bisita, inilipad papuntang France. Parang ang fairy tale yung wedding ni Drs. Hayden Ko and Vicky Bello. Talaga namang
Sabi nga nila, it's a one grand event made in heaven. Grabe. Tapos, siguro napakalaki ng ginastos dito, million-million. Ang dinig natin na sa mga 70 million yata o sobra pa. Yung ginastos dyan sa naturang kasalan. Grabe, talagang nakakalula. Talagang yung pagmamahalan, mga kaibigan. Ako, wala tayong masasabi. At yung reception, ako, napakatindi. Alam niyo kung saan ginawa yung reception? Sa Opera Garnier. Talagang doon ginawa. Yung venue niya, talagang nasa mga ano yan, hindi lang basta mayaman ang pwedeng pumunta dyan. Kailangan multi-millionaire. Hindi yung ordinaryong yaman lang. Pag mayaman ka, hindi ka pwede dyan sa Opera Garnier. Nako, grabe. Ang ating pagkakaalam natin, inabot yata ng mahigit sa 200, halos 300 guests. At meron pang 400 production crew at 28 artista. Mula sa iba't ibang bansa. Talagang napaka-unforgettable. Ang kasala nila Drs. Hayden and Vicky. Actually, ginanap yan sa The American Church in Paris. Sa France noong September 2. The reception followed at the Opera Garnier. Grabe. May mga anak na rin itong si si Vicky Bello. Meron siya anak sa una niyang asawa. At sila Crystal. Yeah. Isa pang napakagandang babae. Si Hayden naman. Si Crystal, anak niya, no? Oo, anak ni Vicky. Kilala mo ba? Kaibigan ko yan. Okay. Tapos naman si Vicky Bello at saka si Hayden ko. Meron sila sarili lang anak. Ang ganda-ganda ng anak nila. Parang prinsesa. Pero hindi naman pwedeng magbuntis na si Dr. Vicky. So ang ginawa nila, nagkaroon sila ng surrogate mother. Ibig sabihin nun, kinuha yung kanilang mga egg cell, sperm cell, at inilagay sa isang babae. Yung babae nagbuntis, nagdala ng sinapupunan. Pera pa rin yun. Okay. Pero sinabi naman ni Vicky Bello, dahil meron yatang prenuptial agreement na kanilang pinirmahan. Itong prenuptial agreement, ibig sabihin ito, magkakaroon kayo ng kasunduan, parehong mayaman. Mas mayaman si Vicky Bello. Kaya, sabi pa ni Dr. Vicky Bello, si Hayden daw mismo ang kusang humingi na magkaroon sila ng prenuptial agreement. At paliwanag ni Doktor, laging natsichisme si Hayden na after lang daw siya sa kayamanan itong si Dr. Vicky Bello. So I think it was important for him, sabi nga ni Dr. Bello, na talagang nagkaroon ng prenuptial agreement para once and for all, alam niyo, matapos yung chismes. Mga Pilipino kasi, mga likas na mga chismoso-chismosa. Magkaroon ka lang ng konting bagay. Nako, tama si si Ricky Caranda, may bagong cellphone. Parang nakabili ng bagong cellphone yan. Nagwawalis lang sa kalye yan. Baka na pulot. Baka ng hold up. Di ba? Yung gwardiya natin, tignan mo. Ang ganda-ganda niya ngayon. Dati hindi naman. Saan kaya nagpa-facelip yan? Di ba? Magkaroon ka lang ng bagong damit. Tignan mo yung damit niya, bago. Mga ingitero, chismoso, chismosa. Sabi naman ng isa okay-okay lang yan. Okay-okay, saka kumuha ng pera yan. Di ba? Napaka-chismosa talaga. Anyway, sinabi naman ni Dr. Vicky Bello na nasuot na rin ang kanyang dream wedding gown na gawa ng Dubai-based Pinoy couturier na si Michael Cinco. At kwento pa ni Doktora, talagang embroidered personal. Talagang napaka-beautiful. Para ka talagang prinsesa. Imagine yung sapatos, yung estileto ni Dr. Vicky Bello, may gold pa. May ginto. Wow! Yung kanyang gown na lang, million-million ang halaga. Nagpasalamat naman si Crystal. Si Crystal Bello, mga kaibigan, anak ni Dr. kay Quark Henares. Talagang napakaganda ng kasalan ng mga mayayaman. Ako, since pulubi ako, hindi ako naniniwala sa kasal. Di ba?
Eh, mahirap magpakasal ngayon. Tapos pagdating ng ilang taon, eh, away kayo, di kayo makapaghiwalay. Ah, dahil pareho kayong kasal. Ah, apektado dito yung mga anak. Ah, wag yan ang intindihin niyo sinasabi ng simbahan. Daldal lang ng daldal ng mga taga-simbahan. Intindihin niyo yung personal na buhay ninyo dahil kung hindi kayo magkasundo, ano ang saysay ng isang kapirasong papel? Oh, kasal kami. So, kasal kayo. Lagi naman kayo nag-aaway. Hindi naman kayo magkasundo. Nagkaroon ng kalaguyo ng lalaki. Nagkaroon din ng boyfriend ng babae. Oh, so, ano nangyari? Bakit pa kayo nagsasama? Di ba? Kaya nga pinuporsige ni House Speaker Pantaleon Alvarez yung dissolution of marriage. Dahil marami ang nakatali ngayon sa isang magulong mundo ng mga taong ikinasal na hindi naman magkauyong. Diba? Wala talaga silang pag-asa dahil yung kanilang irreconcilable difference. Napakahirap. Kaya tignan natin kung hanggang saan ang kung pakikinggan nyo simbahan, pakikinggan nyo yung mga nakaabito, sasabihin sa inyo, sagrado ang kasal. Hindi kayo dapat maghiwalay. Dahil kagustuhan to ng Diyos. Kagustuhan to ng Panginoon na kayo'y magsama, pag-usapan ang inyong hindi pagkakaintindihan. Alleluia. Praise the Lord. Alleluia. Alleluia. 50 al kilo. Alleluia. 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 O, di ba? Eh, kawawa dyan eh. Paano naman kami magsasama? Paano magiging sagradong kasal? Hindi nga kami talaga magkaintindihan. Yung asawa ko napakabungangera. Ay, sabi ng babae, yung asawa ko lalaki napakalasenggo, sugarol, babaero, lalakero. Eh, lalakero, babaero. Oh, ha? Sabihin naman ng lalaki, asawa ko, chismosa. Umaga pala, nasa kapitbahay na. Hindi pa nagluluto ng albusan, nakikipag-chismisa na. Oh. Maliligo. Di ba? Paano magiging sagrado ang isang kasal kung inyong mag-asawa mismo? Hindi sila magkatinginan sa mata para silang mga panok na manok na panabong. Nagsasalpukan agad. Di ba? Kaya nga dapat suportahan ng marami. Itong panukala ni House Speaker Pantaleon Alvarez. Kasi napakamahal, mga kaibigan, yung dissolution of marriage. Hindi sa divorce. Dissolution of marriage. I-dissolute yung marriage. Kasal, pawawalang visa. Para siyang annulment. Kaya yung annulment, napakamahal, napakatagal. Yung divorce naman, wala sa Pilipinas. Eh, kasi inaayawan to ng simbahan katoliko. Ha? Ganon. Ay, wala naman tayo panahon. Hunga. Bukas natin pag-usapan niya, kasalan, ha? Interesado kayo sila na minaw doon. Kasalan ang mga eksyonan. Lipa yung totoo mga lalaki ng babae. Totoo yan, sinasabi natin. Totoo yan. Maraming pamilya, maraming mag-asawa din nagkakaisa. So, manamilit na may. Kanilang gabon si Abdi. Mayroon nga, mayong hapon, kaninyong tanan pag-amping, baya. Alright, dagan salamat sa iyo. Maraming salamat mga kaibigan. Isang oras na naman tayo nagkausap, chismis, lahat, opinion, talakayan. Hanggang sa susunod na bukas na po niyo balinggo, dalusito, nagsasabing isang magandang hapon sa lahat. I love you, mama. Chup-chup. Halit ni Huda!